Good day. Marami nga pala nagtatanong sa akin kung paano raw ba sila makakabili ng firearm nila. So, ang lagi ko sinasabi, kailangan nila munang kumuha ng lisensya or yung tinatawag na LTAP. LTAP, License to Own and Possess Firearms. Eto guys. Ito ang unang-unang hakbang para makabili ka ng gusto mong barrel o unit. So ituturo ko paano nga ba magkaroon nito. Paano kumuha? The four basic cardinal rules of gun safety. 1. Always treat a firearm as if it is loaded. 2. Only point a firearm at an intended target. 3. Keep your finger off the trigger, out of the trigger guard. 4. Be certain of your target, backstop and beyond. So, unang-una, pupunta tayo sa ating browser, then type natin FEO account. Dahil gagawa tayo ng account sa FEO system. Yan, click natin to. Pagka-click natin nito, create account tayo. Yan, pilapan nyo lang lahat yan. Lahat, pilapan nyo. Then, click nyo tong agree, then sign up. After nyo makapag-sign up, pwede na kayo mag-sign in. Pagka-sign in nyo, lalabas na dyan yung account ninyo. Account ninyo, yan. Pwede nyo palitan yung picture. Mapapalitan nyo yung picture na yan. Tapos, dito sa pag in-scroll nyo pababa, may lalabas dyan na kailangan nyong i-attach ng mga requirements. Ano nga ba yung mga requirements na yon na kailangan nyong i-attach dyan? Eto guys, yan. Unang-una, notarized LTAP application form with 2x2 photo, white background. Then, local police clearance, drug test, neuro, birth certificate, proof of billing, validated gun safety, proof of income. May tanong pa nga pala sa akin, pwede daw ba makakuha yung mga civilian, then yung mga guard, yung iba nagtatrabaho sa fast food. Pwede, sabi ko, pwedeng-pwede. Basta, meron silang proof of income. Ayan. Proof of income. Pag private ka, kailangan mo ng ITR or Certificate of Employment, syempre. Pag government employees, appointment order or payslip or oath of office. Pag law enforcement naman, kailangan ng appointment order or payslip. Itong number 1 na to guys, is madadownload natin sa FEO. Or type nyo lang dito sa inyong browser. Ayan, type nyo lang, notarized LTAP form. Notarized LTAP application form. Ayan. Ito guys. Ayan. Ayan yung sinasabi kong form. Kailangan nating fill upan yan lahat. Ayan. Download nyo lang, fill upan nyo. Then, attach nyo yung 2x2 dito na picture ninyo. After nyo ma-fill upan yan, kailangan meron kayong local police clearance or national police clearance. Yan. Napakadali lang kumuha yan. Punta lang kayo sa mga police station sa inyo. Tanong nyo saan kayo makakuha yan. Then, laktawan ko muna tong drug test neuro sa itong gun safety certificate. Aktuhan ko muna yan. Dito muna tayo sa 1, 2, sa number 5. Yan, birth certificate. Kuha rin kayo yan. Yung sa, ano ba ngayon, PSA. Tapos yun nga, yung proof of billing and barangay clearance, saka yung proof of income. Pag meron na kayo yan, picturean nyo lahat. Picturean nyo kasi kailangan nyong i-attach dito yan sa inyong FEO. Dito yan, may lalabas dito sa baba.
pag in-scroll nyo pababa, may lalabas dyan na need nyong i-attach yung mga requirements na yan. After nyan, dito na tayo sa drug test, saka sa neuro, saka sa gun safety. Una muna ninyong kukuhain is yung gun safety certificate. Paano nga ba kumuha ng gun safety certificate? Sa case ko, doon ako kumuha sa tapat ng krame, sa e-krame. May mga gun store doon. Sa arms core, ako kumuha. Yan. Doon kayo, tanong nyo doon. Sabihin nyo, kukuha kayo ng gun safety certificate para sa pagkuha ng LTAP. Saglit lang yan, madali lang yan. Tapos, susunod, drug test sa kanyuro. Itong drug test sa kanyuro, kailangan sa mismong krami kayo pupunta. Dahil ganun yung ginawa ko, mismong krami talaga, pumunta ako dun. Maganda, maaga pa lang pumunta na kayo dun. Yan, saglit lang din yan, drug test sa kanyuro. Madali lang yan. After nyan, sila na mag-a-attach nyan sa FEO account nyo. Then, ganito makikita nyo dyan. Ayan. Ganito makikita nyo. Neuro, drug test. Ayan, nakalagay o. Pass. Ayan. After nyan, maghihintay lang kayo ng mga aking kasi. Isang buwan ata ako naghintay. Then, makikita ko dito sa, nakikita ko dito sa status na pwede ko nang kuhain yung ID ko. Then, yun nga, nagpunta na ako ng krami para kuhain yung ID ko. Tapos, may mga binayaran ako doon, syempre. Ito nga pala yung mga expenses sa pagkuha ng LTAP. Yung sa gun safety seminar, 500 pesos. Drug test, 300. Yung sa neuro exam, 900. Notary. Yung LTAP form and affidavit undertaking, doon nyo pala ipapanotary yan mismo sa krame. 200 babayaran nyo doon. Tapos, yon yung LTAP kung anong type. For example, type 1, 1,000 pesos. Tapos yung ID, 200. Itong type na to, marami kasing type yan hanggang type 5 ata. Pag type 1 ka, pwede ka lang mag-own ng baril hanggang dalawa. Pag type 2 naman, hanggang 5. Pag type 3, kung di ako nagkakamali, parang 10 ata. Siyempre, habang tumataas yung type ng LTAP mo, tumataas din yung babayaran mo. So, ayun. Ayun lang, napakadali lang kumuha ng LTAP. Then, pag may LTAP ka na, free ka na makabili ng gusto mong unit. Kahit sa gun store ka makapumunta, yan, pakita mo lang yung LTAP mo, makakabili ka. So, ayun, sana nakatulong sa mga baguhan. Pag may mga tanong kayo, comment nyo lang at sasagutin natin. Salamat!